Ingat palagi, Sir Vince. God bless you too. More subscribers to come. Solid supporters here. Uy, salamat, Raymond de la Peña. Road to 100k subscribers. Oo naman, pag nag 100k subscribers tayo, magpapaano din tayo. 100k! Raffle! Ayan, ganyan ha. Yes! May nabasa nga akong quote. Everyone has different clock. Wait for your time. Yan, ganon. Hello, what's up guys? Yan, dito tayo ngayon sa Five Below. So, kasi dyan kayo mahilig, di ba? Yung mga bili-bili ng mga kono-ano dito sa US. So, dadaling ko kayo ngayon dito sa loob ng Five Below. So, yan, kita nyo naman. From the name itself, ibig sabihin, lahat ay $5 and below. So, ayun. Ipapakita lang ako. So, ayan. Actually, may bibiliin kasi ako. Yung mga kulang dun sa studio. Mga lighting effects, chorba, ganyan. Ay, ito na. Andito na pala agad. Light up accessories. So, lalagyan ko yung lamesa nung LED light sa likod. So, ganito. Papakita ko muna sa inyo bago ma-empty ba itong camera. Ayun o. Uy, ang ganda naman nito. Global. Oh. Actually, kailangan ko talaga ng pailaw sa likod nung lamesa. 3 feet. Ay, woof, 3 feet gano'n. 3 feet. Ay, hindi na ba bago yung ilaw? So, tignan natin. Marami dito. USB. Ito, maganda USB. Pero gano'ng kahaba? Hanap muna tayo. At ito, marami rin pag ganito pala. Battery powered. So, di ba ganito? Kita nyo yung sa mga YouTuber, sa mga gamer ganyan. Puro ganito yung mga pailaw nila. So, amazing. Tara, wait lang. Ikot muna tayo para mapakita ko sa inyo. So, ayan, may mga pa-headset, ganyan. Headphones and ilaw. Mga pa-candies sa mga bata. So, tignan natin. Titingin ako ng microphone and keyboard, maybe. Tara. Ayan, may mga paganyan. So, para siyang Miniso or ano ba yung ganito sa Pilipinas? Ah, alam niyo yung parang 88 store sa Pinas. Parang ganito sa. Ayan. So, everything $5. Ayan, ganyan. $5, $3. So, ang saya, di ba? Puro mga kabataan yung nandito. Hindi, actually, may mga matatanda rin. And then, mga artworks, stuff. Ayan. Pakita ko muna sa inyo anong mga ganapan dito. Uy, ito. Ang saya-saya ng mga bata dito kasi available lahat ito para sa kanila. Di ba? Sobrang mura. As in. So, ayan, mga pa-exercise. Wow. Exercise, $5. Ano to? Uy, massager. Oh. Di baterya ba yan? So, yeah. Parang lahat mabibili mo dito. Tapos, sobrang mura lang. Uy, parang kailangan namin to. Kasi mag-winter na. Oh, sorry. So, tara dito. Mga bata, ano ba yun? Kabataang Pinoy. Kabataang puti. Ganyan. Mga pa-shades. So, ayan. Meron ding mga pa-paganda. Pang-blackheads. Pang-blackheads. Ayan. Mikot na ako. Asan yung mga pang-gaming-gaming? Wait nga, punta tayo dun. Kasi, yun yung pinunta ko dito. Tignan natin anong mabibili ko na gaming, mga gaming stuff. Actually, parang wala akong nakita. Ay, ito mga pangano. Ay, ito, wait. Hala, mga vlogging kit. Oh, may ganito na pala ngayon. Keyboard, ganyan. Gusto kayo may mga pa-RGB lights eh. Kasi gamer ako, wow. Filter, USB. Mayroon parang ganito dito. Ito na lang kaya bilhin ko. Para ano, podcast. Wow, podcaster. So, ayan, ang dami pala dito mga pang-electronic-electronic. Oh. Ayan. Amazeballs.
Let's see, clip on microphone. Ano bang pwede dito? So ayan, hands-free neck mount. Ang galing. Ah, ganyan pala siya. Ayan o, pag nagaganyan. Ay, ang labo. Ayan. Oh, ganun pala yorn. Kaso hindi ba parang magalaw? Di ba? Anyway, inano lang natin. Ano to? Ano to? Gear device stand. Ano to? Color change. Ah, bat light. Wow, bat light. Cable squad. Ah, okay. So, ayan. Natin. Mga abubot-abubot. Para tong ano. Ano bang ganito sa Pilipinas? So, yun nga yung mga 88 store. CDR King, ganyan. CDR King. May CDR King pa ba ngayon? Tingnan natin. Phone ring light. Ayan. Sobrang daming choices. Ito na pala yun. Ito yung Polaroid. Diba? Tingnan nyo itong speaker. $7 sabi. Sabi 5 below pero may 7. Ayan. Okay kaya ito. Sanitizer light. Wow. Ang galing mo. Nakaka-amaze. Ang mura. Ah, ito yung sinasabi ko. Hindi ko lang alam kung maganda yung quality niya. Kasi kapag nag-gaming, tapos ito rin gaming mousepad na RGB lights. Lahat na lang ng pailaw gusto talaga. Parang trip ko to. Magkano naman to? 5 lang. Gaming keyboard. Ito pa pala. Ang gaganda niya, tapos ang mura, ang tanong quality kaya maganda. Ay, ang galing naman nito. Magnetic monitor phone mo. So, yun guys, yun yung mga ganap dito. Pinakita ko lang sa inyo. Ito pa pala, ang daming headset. Iba-ibang klase may pa Star Wars, Muro, five. Lahat nga at 5. Tapos yan. Mga, di ba ganito yung mga pang-gamer sa Pinas na nakikita ko? Dito lang pala galing yun eh. Joke! Ano to pang aso? Ang cute ah. So yan. Hello, what's up guys? Welcome back to me! Ano ba yan? Sorry na putol na yung video natin kanina sa 5 below, pero promise na empty bat kasi wala akong dalang baterya, kaya eto na! Ipapakita ko na sa inyo ating mga nabili doon sa 5 below. Para sa mga ngayon lang napadpad dito sa channel ko, ako po si Vince. Welcome back to my channel! I'm a Filipino YouTuber dito sa US, so I create videos about my journey here. Yun nga yung mga boy America and Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na nakikita mo or nanonood ka ngayon, thank you! At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka pag mayroon akong upload. So I normally upload every Wednesdays and Saturdays, 6 or 7pm Manila time kaya. So sinasagot natin yung comments doon sa latest video. Kaya bago tayo mag-Q&A, pakita ko muna sa inyo ang ating mga nabili. Wow! Ano to? 5 Below haul. Naks! Haul! Well, lahat naman ang nabili ko is para dito sa office / studio kaya ayun, bilang pasasalamat na rin sa inyo, pinapaganda natin itong studio paunti-unti kasi dahil din naman to sa YouTube, itong mga pinambibili na itong mga to. Ayan, unahin na natin itong USB microphone! Ito po siya guys. Wow. Ayan, USB microphone. Kasi medyo malabo ang ating ano. Wala, nakita ko lang to doon kasi naalala ko pag naglalaro ako ng PlayStation. Tapos ini-stream ko sa Facebook or sa YouTube. Parang hindi maganda yung audio kaya try natin kung okay siya. Next, ito, nakita ko lang din doon. Lahat naman to doon, nakita ko lang, malamang. Itong bonnet. Dahil, ang lamig-lamig na dito, guys. May bonnet naman ako, nakita ko lang. Parang sabi ko, ay, wala akong color green. Kaya, sige. Tapos next, itong global. Alam niyo naman, medyo addict tayo sa ilaw eh. Kaya, ewan ko, patong-tuwa ako sa mga pa-RGB or LED lights.
So ito, global nga. Ano ba to? Hindi ko alam, USB powered ba or yeah, ay hindi, ano pala siya? Battery operated. Siguro doon ko ilalagay kasi medyo madilim yung part na yun eh. Ganon. Tapos ito, talagang ito yung pinunta ko sa Five Below. Pero ending, ang dami ko nabili. Ano ba yan? Itong strip light na maiksi lang para doon sa likod nung computer. Kasi ang ginagamit ko is battery operated na lights. Eh, ang gastos, di ba? Every time nag-film ako, alam nga, pag naubos yung battery, di ba tapon lang ng tapon, eh, hindi naman rechargeable yung batteries ko. So, ito, naisip ko, USB powered na strip lights para every time na bubuksan ko yung computer, automatic na, alam mo yun. Ano na rin, saves me time. Next, itong ilaw na to, actually dapat dalawa yung bibilin ko, pero isa na lang nandun. So, yung pinunta ko talaga sa Five Below is yung strip lights tsaka ito. Doon to sa likod nung screen para maliwanag or I don't know where, pero yun. Kasi puro battery operated yung lights ko, guys. Imagine, ang dami kong pailaw pero lahat yung battery operated. Itong mga pinagbibili ko, mga USB powered na para rekta na. Para maganda naman ang ano nyo, viewing experience. Wow! Nahiya naman ako sa inyo eh. Tapos ito, nakita ko lang to sa ibang mga YouTubers din. Sabi ko, uy, meron doon, kaya binili ko na. Alam ko medyo mahal to sa ibang store. Kaya binili ko na itong dongle. Itong Hexalights. May mga ganito yung mga gamer, di ba? Ingitero. Yung ganyan. Lato may ilaw. Ididikit siya sa wall. Actually, apat yung... Tigda dalawa, so apat yung binili ko. Kaya walo. Alam mo yun. Walo. Ilalagay ko sa wall kung saan man para maganda ang pailaw ni Mayor. So, yun yung mga nabili natin, guys. Sa Five Below. Ang pinunta ko lang strip lights at yung pailaw dun sa likod ng ano. Pero ang dami kong nabili. Kaya, guys, subscribe na kayo. I-share nyo na tong video na to. Magsasagutan na tayo, guys. Ito yung mga nag-comment sa last video. Okay, game. Bilisan lang natin, guys, para hindi masyado mahaba yung video. Kasi nakakaya naman, ayoko ubusin yung oras nyo, di ba? First is Girly Custodio. Hi, Sir Vince. Ask ko lang po, yung tax salary deductions ba dyan ay every 2 weeks or every salary? Or once a month lang po? Hehehe, thank you po. So, palagi ko kasi chinecheck yung pay stub ko at every paycheck merong tax deduction. So, ganun siya. Twice a month ako sumisweldo kaya. So, kung twice a month sumisweldo, twice din yung tax deduction. Kasi diba alam ko merong mga company sa Pinas, sa isang cut-off lang sila, nila binabawas yung tax for the whole month. Meron din naman mga companies na every paycheck yung tax. So, I think depende yata sa kumpanya yun. Akesha de Paz, Quiz Bean, sana mapansin. Ah, mapapansin ko talaga. All caps to cyst. Shoutout naman dyan. Shoutout to Akesha de Paz. Ask ko lang kung familiar kayo sa Leawood or Leawood? Leawood, Kansas. May sponsor ako dyan. May asawa nasa 70s na gusto nila ako makapunta sa USA. American citizen sila. Kaso hindi nila alam paano yung process. Pwede ko ba sila maging employer? Like kunwari magiging housemate nila ako? Thank you, Quiz Beans. So kung gusto ko nilang i-sponsor as a housemate, pwede naman. Ang visa na pwede nilang i-process for you is yung B1, which is for temporary worker. Kaso ang validity nun is 6 months. So kung yung goal mo is maging permanent resident or tumira dito ng mas matagal, hindi ka magka-qualify dun. Kasi if you're getting a sponsor tapos housemaid yung applyan mo, yun nga, 6 months lang tapos B1 visa. Blink of an eye 89. Hi sir, may nag-ask sa'yo na mag-feature ka ng Filipino resto. You can try Chalk and Boxes, yung chocolate shop ni Attorney Dean. Nakaka-proud lang kasi ang galing niya. Besides sa law office, may new business na naman siya. Ang maganda kasi doon, sila mismo gumagawa ng chocolates nila and yung cacao nila is from Samar. May plantation sila ng cacao doon and maganda kasi hindi profit goal nila. Gusto niya lang matulungan yung mga tao sa farm na own niya pero maging self-sustaining. Wow. Basta okay yung purpose, hope you visit their store. Thanks. Alis na kami today. Thanks. Stay safe. Uy. Ah, so alis na kayo ng US. So thanks for visiting. Wow. Going back dun sa resto or sa cafe ni Attorney Dean. Oh, nag-message pala siya sa akin sa Instagram. Magre-reply ako. And if may time ako mag-visit dun sa Norridge, kasi I heard sa Norridge, Illinois, yung Chalk and Boxes na cafe ba yun or chocolate shop niya. Nakita ko, ginugil ko yung maganda yung place. Kaya hindi ko pa na-visit, pero kung sinusubaybayan nyo rin tong mga vlogs ko, kapag nagkaroon ako ng time, bibisit tayo natin ang Chalk and Boxes. Sana may pa-libreng Chalk and Box si Attorney Dean. Or yun nga, free taste. Tapos i-ano natin, i-re-review. Wow, mukbang. Chocolate mukbang. Thanks, Blink of an Eye 89. Julius King. Sir Vince, first time ko mag-comment pero hindi first time manood ng vlogs mo. Haha, ask ko lang kung may alam kang legit agency na pwede makapag-assist sa processing ng green card. Thanks. Actually, hindi mo naman na kailangan ng agency para mag-process ng green card eh.
Kasi yung green card naman, babayaran mo lang naman yun sa USCIS. Tapos, i-deliver na nila yun sa'yo. Pero kung ang question mo, if you wanna migrate dito sa Amerika, ang alam ko, meron nga kasing two options. Family-based or yung employer-based. Kung wala kang parents or siblings na magpe-petition sa'yo dito, syempre, AGIS na yun, diba? Dun tayo sa employer. Kung may mahanap kang employer na willing mag-sponsor sa'yo for an immigrant visa, edi good. Cherilyn Lorio, ang taray ng paalik sa Love It! Ako din nung una, Cherilyn nung una, nung binili namin yung Alexa. Diba dati sa mga movies, sa mga American movies, nakikita natin, Alexa, ganun. Kinakausap nila sa Alexa. Nung ako na nagkaroon ng ganito, amazed din ako. Parang patamad lang yun, no? Lahat na. Ultimo pagbukas ng ilaw, ng pinto, alam niya lahat. Ultimo nga pagbabacuum namin, nakasing kay Alexa. Kaya sabihin lang namin, no, Alexa, linisin mo nga magbacuum ka dyan. Bubuksan niya, ganun, Tagalog talaga. De joke, syempre English. Nakaka-amaze lang din talaga. Kahit saan, sa pag-set ng alarm, sasabihin, lahat voice activated. Pag-add sa shopping list, kapag malungkot ka, sabihin mo, mag-joke sa sayo. Parang ano lang yun, ang high-tech. Arnold Booker, blessed day, bro. Thanks for the clear answer with my last question. Sorry naman. Tinagalog ko na nga. Wow, ako pala yung slang. Medyo hindi lang clear yung English translate sa Tagalog. Comment ko. Tinagalog ko na nga eh. A tinranslate pa nito ni YouTube. Anyways, maraming salamat, bro. Keep it up, stay safe, and God bless. Ganon. Parang konyo lang, diba? Hindi, joke. I'm not a konyo kaya, bro. Thanks, Arnold Booker. Lilibet Zimmerman. Mabubuhay pa yan, Vince. Basta wag na ilabas kasi lalo't mamamatay. Ma-rescue pa yan kasi ang root okay pa. Sige po. Tatry namin i-revive. Nasa ICU pa currently yung ano namin, yung mga halaman. So, pabalitan po namin kayo. ENJ. NJ. ENJ. Pa-shoutout po, Sir Vince. Hey, shoutout to ENJ. NJ. NJ. Hey, curious lang po. Ask ko lang po if ever po ba na deny ka po sa pinakaunang pagkakataon mo sa interview sa US Embassy. May second chance pa po ba? Kung may second chance pa po ba, gaano po ba ito katagal bago ka po ulit pwede mag-apply? Thank you po in advance. Lagi po ako nakasubaybay sa inyo. Keep safe po. Good question, ENJ. Meron akong vlog about dyan. Panoorin mo yung tourist visa na application experience ko. Tatry ko ulit i-link dito. Ilalagay ko yung picture tapos hanapin mo na lang yung title or kung malilink ko man sa description. Edi good. Ako mismo na deny na ako nung first time ko mag-apply ng tourist visa, ha? Nung tourist visa. First time na deny ako. Tapos nag-reapply ako after. Ako actually after 1 year kasi marami akong travel after nung mag-apply ako sa US Embassy kasi may travel ako sa Singapore, China, Malaysia, Hong Kong. Puro Asian countries lang naman. Kaya hindi ako kagad nakapag-reapply. Pero ito, sure ako kasi meron ako mismong personal na kilala na kunyari na-deny siya kunyari Friday. Nung Monday nag-reapply kagad siya. Nag-interview kagad siya. Tsaka 'di ba pag na-deny ka, mayroong papel na ibibigay sa iyo. Wala namang nakasulat doon kung kailan ka pwedeng mag-reapply. 'Yun yung time namin, ha, yung time ko. Way back 2016 pa yata yun, or 20. Yeah, I think 2016 yun. Going back nga dun sa kilala ko, na-deny siya the week before, tapos next week nag-reapply ulit siya, nakapasa naman siya. So, I think swertihan lang din talaga syempre, di ba? So, I hope I answer your question, ENJ. Mariela Marquez, hello Sir Vince, konti na lang po, mapipilit nyo na ako apply sa US, ha? I am a banking and finance graduate and currently working for a global company in BGC. Uy, parang alam ko yan, ha. I've been binge-watching your vlogs while working para ma-inspire ako. Uy, talaga. Uy, at least na-inspire ko kayo. I only have a tourist visa for US. Sana makapag-upgrade na to working visa. Oo naman. Meron din ako kilala pupunta siya by June kasi nakahanap siya ng work as an accountant dito sa Amerika. O, diba? So, amazing lang. Yung mga nanonood sa atin, nanonood lang ng vlogs ko. Tapos, alam mo yun, in a way, nakakatulong din pala ako sa kanila. Kaya, thank you! You're welcome too! Kaya ikaw, Mariela, darating din yung time makakapunta ka rin dito kung talagang if you're working hard for it. At kung meron ka naman talagang ginagawa para makapunta ka dito, makakapunta ka dito. Jeremy Sature, hi Sir Vince. Thank you sa pagsagot sa comment ko. Namagit mo po na tumira ka po dati sa Saudi Arabia. Ask ko lang po sana kung kumuha pa ba kayo ng Saudi
police clearance nung nagpa-process bago nung ang visa interview. Hindi naman po ako ang principal applicant pero nire-require pa po ba? Nag-work lang din po kasi ako sa KSA dati. Ay, oo, nabanggit ko na natumira kami ng at least 1 year or 2 years ba yun? Basta 1 year, at least 1 year sa KSA sa Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Yan, tumira kami doon kasi ngayon dati OFW doon. So, batang-bata pa ako nun, brah. Matagal na yun. Kaya nung nag-apply na ako ng US visa, which is nung 2016 pa, 2017, hindi ko na kinailangan ng Saudi police clearance. Pin-provide ko is NBI clearance nung nag-apply ako nung 2016 saka 2017 kasi syempre, nung nag-KSA naman kami, batang-bata pa ako nun, so parang feeling hindi na applicable yun. Kung ikaw naman ay currently nasa KSA, mag-apply ka na lang din ng Saudi police clearance. Kasi parang ganun din yun eh, nung nag-apply ako sa US Embassy sa Pilipinas, may dala akong NBI clearance. So, para sure, mas okay talaga na kompleto yung mga documents na dala mo. Para pag pumunta ka sa interview, wala ka mga what ifs, di ba, sa isip mo. At least lahat dala mo. Charlene Crave. Opo, Sir Bean. City of Island Adventures ang Surigao. Bali part po ang Siargao sa Surigao. Hehe. Uy, di ba may natutunan ako? Nalimutan ko na yung geography ko eh. Geography ko eh. Na-experience po ba ang language barrier sa work? Thank you po in advance sa answer and God bless. To be honest po, nung bago kong dating dito, nakaka-intimidate naman kasi talaga lalo ganyan. Di ba, first time kong tumira talaga sa ibang bansa kasi syempre born and raised ako sa Pinas. Tapos all of a sudden, bigla na akong nandito sa Amerika. Tapos yung mga coworkers ko pa, ako lang yung Pilipino. Kasi all my life, lahat na nakakasalam mo ako talaga. Karamihan siyempre, Pilipino. Kasi dyan naman ako lumaki sa Pilipinas. Nung nag-start na ako mag-work dito, lalo kunyari yung normal na, hindi man chismisan, yung normal conversation lang sa office. Parang nung una, hindi ko mag-gets yung humor nila. Kunyari nagjo-joke. Hindi rin nila mag-gets yung joke ko. Ang hirap, yung medyo mahirap na part. Kaya, di ba nga, kunyari, nagjo-jokan sila sa office nung una. Pag tumawa sila, tawa ka na lang din para ano. OMG. Those were the days. Pero syempre, as time passes by, mapipick up mo naman na yun eh. Lalo yung mga simpleng pronunciation nila dito, yung mga pronunciation. Minsan, big deal rin. Hindi nila maintindihan, kunyari, di ba, yung eligible. Di ba, sa atin sa Pilipinas, eligible ka ba? Eligible ka ba? Ganyan. Eligible ka ba para sa ganung benefit? Sasabihin talaga nila, say that again, talagang papaulit sa'yo. Eligible. Oh, eligible. Mga ganun. So, merong mga terms na kung ano yung kinagisnan natin sa Pilipinas na medyo iba sa kanila dito. Parang yung betadine lang eh. Betadine nga, hindi nila alam. Betadine? Betadine pala. All my life, alam ko betadine. Baka depende sa state, pero dito sa amin kasi betadine siya, guys. So, bili ako sa, sa pharmacy. Hindi nila alam. Oh, betadine! Mga malilit na bagay, pero it changes a lot. Wow. So, going back to language barrier, nung una, meron. Pero, kung ikaw rin naman napupunta dito, magigets mo siya, makaka-adapt ka rin sa change or makakapag-adjust ka din, believe me. Kasi tignan mo, di ba nung mga bata rin naman tayo, nung mga sanggol pa tayo, hindi naman tayo marunong magsalita pa. Tinuturuan lang tayo ng mga parents natin or ng mga guardians natin na magsalita, matuto ng something yung mga teachers natin. So, ganun din dito. Kasi ano siya, parang it's an ongoing education for us. Wow, di ba? Seryoso ko, di ba? Pero, totoo yun. Merong mga bagay na talagang matututunan natin along the way. Bells, curious lang ako Sir Vince, gaano kaya katagal processing time ng tourist visa now after nag-pandemic? Any viewers po na nagpa-process po now? Thanks sa pagsagot, sir. God bless, happy 13K subs! So, thank you! Kalain mo, 13K na tayo. So, going back to your question, Bell, gaano katagal yung processing time ng tourist visa? So, sabi ng friend ko na recently nag-apply ng US visa. 1 year daw, ang tagal daw nung scheduling ng appointment. Tapos, medyo matagal po siya ngayon. Kaya kung may plano kayong mag-apply na kayo ngayon kasi medyo matagal yung wait time. Dati kasi ako parang, meron after 2 weeks, may schedule na ganyan. Mabilis ngayon, medyo matagal kasi nga, siguro ang daming gusto mag-apply. Pero yung sa processing after mo ma-interview, mabilis lang yun kasi yung friend ko nakuha niya after 1 week. Cesar Flores or Caesar Flores. Next. Hello Sir Vince, appreciated ko po lahat ng videos niyo. Uy, thank you. I'll be moving to Missouri first quarter next year. Keep on uploading pa po. Stay safe and pa-shoutout na rin. Yeah, Caesar Flores. Shoutout to Caesar Flores or Cesar Flores. Shoutout to you bro. Thank you sa support. Have a safe and fun moving to Missouri.
Victor Angelo Mendoza, working here in external audit. I would say if mga accounting roles, you need to be here already para matanggap ka. Most of those companies do not offer visa sponsorship, so kailangan nasa US ka na and eligible to look, di ba? Eligible to look for work. Now, sa external audit, sa sobrang taas ng turnover, yung mga companies nag-sponsor talaga sila ng visa such as L and H1 visa. So, thank you, Victor Angelo Mendoza. Tama to, guys, kasi ako dati nagtitingin din ako ng mga accounting roles, finance, ganyan. Lalo kung CPA, mas mataas nga yung turnover. Maraming companies na nag-sponsor ng H1B visa, which is yung working visa nga. MJ Salvador, yay, hey, thanks for answering my question. Boss Beans, how many years have you been in the US and what was your first job? Be safe again and I will wait another few days for your good luck. I love you, mwah, ha, ha, ha. I love you talaga. Mahal ko kayong lahat, alam nyo yan. Kaya hindi ko kayo iniiwan, kaya huwag nyo rin ako iiwan. Nox. So MJ, magti 3 years na po ako dito. Yung first job ko was bank reconciliation coordinator ako sa isa sa pinakamalaking concessionaires ng mga NBA stadiums at ng mga baseball stadiums dito sa Amerika. So hindi ko lang papangalanan syempre, di ba? So yun. Raymond de la Peña, yay! Ha! Salamat Sir Vince, laban lang tayo dito sa Amerika, correct? And sa mga gusto pumunta dito o papunta na, good luck sa inyo o sa atin. Laban mga Pilipino! Ha, ha, ha. Di muna ako magtanong para fair naman sa iba. Ha, ha. Tawang-tawa. Uy, ano ka ba? Okay lang, maski magtanong ka na magtanong, I'll be more than happy to answer your questions, guys. Hindi ko man nasasagot lahat-lahat every time, pero hanggat sa mga kaya ko, sinasagot ko siya. Alam niyo naman yan. Sana all sinasagot. Tsaka mas okay nga na nagko-comment kayo eh. Kasi kapag wala na nagko-comment dito, ibig sabihin ayaw nyo na sa akin. So, iniwan nyo na ako. Ganun. Pero okay lang, ano ka ba? Anyway, ingat palagi Sir Vince. God bless you too. More subscribers to come. Solid supporters here! Uy, salamat Raymond de la Peña. Road to 100k subscribers. Oo naman, pag nag 100k subscribers tayo, magpapaano din tayo. 100k! Raffle! Yan, ganyan na. Yes! And 100k pala, kaya guys, i-share nyo na to at subscribe. Marami tayong matutulungan kapa natin, Pilipino. Sa puso't diwa. Kaya ano pang inaantay nyo? I-share nyo na tong video na to sa lahat ng kikilala nyo para naman masaya tayo. Zarina, yo, Kuya Beans, curious lang, do you think afford mag-solo apartment kung sakaling barista lang maging work dyan? Till now, wala pa din balita sa petition ko, inaamag na ako sa Pinas. Hi, life! Ano ka ba? Huwag mong iisipin inaamag ka na dyan sa Pilipinas. Believe me, been there done that, Zarina. Umabot kami sa ganyang point dati na, hala, baka wala na. Tagal natin nag-antay. 3 taon na tayo nag-antay. Pero, di ba, parang, just keep yourself busy. At meron ka namang inaantay, di ba, in process naman. So, darating at darating din yan. For now, just look at the brighter side. Nandyan ka kung kasama mo naman yung family mo. And then, enjoyin mo lang. Kasi kapag aalis ka na, you're on your own. Di ba? May nabasa nga akong quote. Everyone has different clock. Wait for your time. Yan. Ganon. Kaya Zarina, darating din yung time mo. Believe me. Going back to your question, kung solo ka lang sa apartment, tapos barista yung work mo, kung afford ba na mag-isa ka? Kung solo apartment ka, let's say, for example, sa Chicago downtown ka, ha, tapos doon ka rin malapit maghahanap ng apartment, honestly, mahirapan ka mag-isa. Pero uso naman din dito yung mayroon kang mga ka-roommates para makasave ka rin at least, diba? If you're open to that idea, kakayanin mo na meron kang roommate. Dito naman, hindi naman yung porque may roommate ka, magkasama talaga kayo. Mayroon sariling kwarto, alam mo naman yung mga tao dito, they value their privacy. So, maski may roommate ka, magkahiwalay pa rin kayo ng mga ganap nyo. Pero kung gusto mo talaga solo ka, siguro doon ka sa medyo malayong part. Pero ang mahirap naman doon is magta-travel ka to work. Pero kaya naman, yeah. Lalo barista, for sure, you're getting paid by the hour. So sabihin mo lang sa boss mo, I need more hours, can you give me more hours para, yun nga, mas marami kang pera syempre, di ba? So that's it for today, guys. Thank you so much sa mga naglapag ng comments. I really appreciate it. Kung bago ka sa channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bagong upload. Again, Wednesdays and Saturdays, 6 or 7pm Manila time yung upload ko. At kung tinapos mo tong video na to, sabi ko, di ba maisi lang, pero haba na naman. Sorry naman. Pero thank you pa din sa panonood. Hindi nyo ako iniwan. And guys, please help me reach my goal. 100,000 subscribers, 100,000 pesos giveaway kapag nangyari yun. Wow! And guys, please follow me on my social media accounts. At kung gamer ka, follow mo na rin yung mga gaming channel ko and yung page ko. And I will see you on my next video. Bye-bye!